Hi guys, John Teki here. So ito yung JSOX clear shell case natin. So papalitan natin yung Steam Deck natin ng clear case. Ito yung merong RGB backplate na combo. Medyo mahirap ang pagkakabit nito guys, no? So based on my research naman, marami namang mga YouTuber ang nagtry nito. So far na nagets natin yung mga possible na maging error nila or maging issue nila. So dapat iwasan natin yung mga ganun, no? But anyways, pakita ko muna sa inyo yung unboxing. Nakabit ko na yung backplate nito, yung RGB niya. Tinest ko lang siya. Then binaklas ko siya ulit at para makita natin yung laman niya lahat. Yun lang ang kinuha ko, yung backplate lang. So open natin siya. Ayan. So transparent, front cover. May kasama siyang RGB na backplate. Yun yung combo niya. So ito siya. So out of the box, ito yung makukuha nyo. Ayan, ganyan siya. So, ipa-prying tool muna natin to. Tatanggalin natin yung backplate niya. So, ito yung grip niya. Yung silicone grip. Napaka, ano nito, comfortable gamitin guys. Wala talagang slip yan kahit nagpapawis yung kamay nyo. Very nice yan. Ang sarap niyang hawakan. Tsaka mas gumaang yung Steam Deck kasi wala na tayong case na nilalagay. So, tanggalin muna natin siya. So makita nyo, pinalitan ko na yung back button niya, no? Ito na yung customized na back button. So may kasamang stock yan na back button niya. Yung kagaya sa stock na Steam Deck. So anyways yan, ganyan na itsura niya. Yan. Tapos nagla-light up yan yung RGB. May sariling battery yan kaya hindi niya magagamit yung battery ng Steam Deck niyo. Yan. Very nice, no? So anyways, pakita natin yung laman niya. I think ito yung mga screws. Very well segregated yung mga screws natin. Kaya alam natin kung ano yung mga gagamitin natin screws, no? Next, ito yung manual. Yan. Ito, I think ito yung ginagamit niya na pang prying nung screen. So mamaya, i-check natin yan. So ito yung dalawa sila. So nanood na ako ng JSOX na tutorial nila paano babaklasin yung case, no. So ilang beses ko rin siya pinanood para makuha natin kaagad. Then ito yung nakapalan tong box na to. Okay, so ito yung mga backplate, ayan. And ito yung mga tools niya. Ang kinagandahan nito guys, may mga kasama na siyang tools, no? May mga prying tools na siya, may precision na siya. So, pretty much wala na kayong kailangang gamitin na ibang tools. Kung gusto niyo gumamit, pwede rin naman sa inyo. So, ayan. Ito yung mga prying tool natin. Mga tweezers. Ayan. May kasama rin siyang charging niya para dun sa backlight. Ayan. May charging cable din siya. Ito yung suction cup, yung gagamitin natin sa screen para mahila natin palabas. Then, yung pick na pang tukab. Then, I think this is yung gloves. Yan. So, gagamitin natin yan mamaya. So, ito naman guys, yung dito nyo lalagay bawat part. So, makikita nyo may mga images siya, no? So madali nyong maiga-guide yung bawat parts na tatanggalin natin sa Steam Deck kasi dito natin siya lalagay lahat. Kasi hindi ka nga naman malilito bawat parts na tatanggalin natin, pwede natin ilagay dito lahat at madali natin matatandaan. Okay, so ito na. Start na tayo. Gamitin ko yung kasamang tools ng JSOX. Babaklasin natin lahat yan. Tapos bawat parts dito natin lalagay para may palatandaan tayo. Yan yung screws dito rin. Okay. Wish me luck!
Alright, so ito na, alisin na natin yung LCD natin. So ito yung pinakamahirap na part dito, no? At pinaka-crucial kasi yung pagtatanggal ng adhesive ang mahirap dito. So bumili muna ako ng heat gun sa Shopee. Kaya medyo natagalan ko siya bago na umpisan, nantay ko muna to. Wala kasi kaming hair dryer eh. Pero yeah, try natin guys! Result, ayan, nakikita niya naman, napakaganda niya. Very transparent yung shell niya. So, kita niyo lahat. Loob. Labas. Ngayon, kasama tong grip silicone niya. Very comfortable siya at saka ergonomic masyado. Maganda. Pero, hindi nga lang siya okay kasi hindi niyo kita yung buong transparent. So, ako, ang ginagawa ko is nire-remove ko siya. Madali lang naman siya tanggalin. Hihilahin nyo lang siya palabas. Yan. So, ayan. Makikita nyo. Ganyan na itsura niya. No? Ganda na itsura. Kita nyo lahat. Yung mga internals niya. Mga circuit board niya. Maganda. At ang kinagandahan nitong kit na to is meron siyang RGB. Na pwede nyong switch on. Pinop niyan. So, ayan. Pwede kayong mamili ng pattern of lights. So, very nice. Tapos, nagluluminate siya rito hanggang sa front, no? Kita nyo siya. So, ang ginawa ko rito, guys, is nag-custom ako ng crystal case. So, ito. So, ang ginagamit ko sa kanya para meron pa rin siyang hard case. Ngayon, itong binili kong crystal case sa Shopee, kinat ko yung gitna niya, tsaka kinat ko rin yung sa upper right niya para at least ma-access pa rin natin yung switch ng RGB at yung fan niya. So, kabit natin para makita niyo lang. So, ayan. Dito pa rin yung pagiging transparent niya. Ayan. Kasi naka-crystal case tayo. So, yun ang kinaganda nito, no? Sayang kasi kung gagamitin natin yung silicone nito, natatakpan din yung pagiging transparent niya. Pero at least ito, protected na rin yung Steam Deck natin dahil dito sa crystal case. And, kitang-kita pa yung RGB niya sa unahan. Very nice. So yeah, I hope you like it, guys. Thank you again. And like and subscribe.